Kinabukasan, maagang nagising si Almira para asikasuhin ang kanyang senyorito sa pagpasok. Pero nagulat siya nang pagkatok niya sa pintuan nito ay iyon naman ang pagbukas nito. Good morning po, sir, senyorito. Nabubulol na bati niya rito. Good morning. Tipid na bati din ito. Ayun, bumalik na naman sa pagiging cold. Sabagay, hindi naman nabago iyon kay Almira. Kung kagabi ay halos magkaihi siya sa sobrang kilig, ngayon bumalik na naman ito sa dati. Gusto niyo ba dalang ko kayo ng coffee? Tanong ni Almira. No need. Lika, pasok ka muna dito. Sa may balkonahin na lang din tayo mag-almusal. May pag-uusapan tayo. Wika nito, saka nilakihan ang buka ng pintuan, saka nauna na itong pumasok sa loob. Kinabahan tuloy si Almira. Baka kung ano na naman ang sasabihin nito, o kaya naman baka sesanti na siya nito dahil sa mga kapalpakan niya. Sa isipang iyon, medyo nangatog ang kanyang tuhod at animo kumulo ang kanyang kalamnan. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya ng malalapot kahit na may erko naman ang silid nito. Tuluyan na siyang pumasok sa silid nito nang muli niyang marinig ang pagtawag nito. Nasa maliit na balkonahe ito ng mismong silid nito, nakaupo habang nakatanaw sa magandang tanawin. Nakatapat ito sa may swimming pool ng mansyon. Maganda ang tanawin, maging mga halamang may iba't ibang bulaklak. Maririnig din ang mga huni ng ibon na animo nag-aawitan. Maya-maya ay dumating na ang dalawang lalaking kasambahay ng mansyon na nakatoka sa kusina. Dala-dala ang almusal nila ng kanyang senyorito. Sino bang hindi kakabahan sa sandaling iyon? First time niyang maranasan ang ayain itong mag-almusal sa mismong silid nito at kasabay pa ito. Lalo na ang sinasabi nitong may sasabihin sa kanya. Gustong-gusto na niyang tanungin kung ano iyon. Paano ba siya gaganahan kumain kung halos mamatay-matay na siya sa sobrang kaba? Kain na muna tayo, wika ni Henry. Parang gusto na niyang sagutin ito ng mga sandaling iyon. Iyon bang sabihin dito na wag naman na sana siyang bitinin pa at sabihin na lang nito ang nais nitong sabihin? Hindi ba nito nahalata na butil-butil na ang pawis niya? Oo, wala na nga namang aircon sa balkonahe, pero malamig pa rin naman ang panahon na iyon dahil sa tingin niya ay kakabukang liwayway lang. Ang kanya lamang nakamalian ay hindi na niya tinignan ang orasan sa kanyang silid. Wala naman siyang relong pambisig. Nakatingin lamang siya dito. Prente lang ito sa pagkain, samantalang siya ay hindi man lang makasubo ng kahit isang sinangag na kanin. Ang sarap pa naman ng kaulam nito. May sunny side up na egg, tuyo, tinapa at daing na bangos. Kung wala lang sigurong iniisip, eh lalantakan talaga niya ito. Pero kasi hindi mawala-wala ang kanyang kaba, kaya naman kapi lamang ang kanyang naiinom. Kahit nga pandesal na may butter, eh hindi niya magawang kumuha. Favorite niya pa naman iyon. Kahit na wala ng kanin, basta may pandesal with butter, eh solved na siya. Bakit hindi ka kumakain, Miro? Tanong naman ni Henry. Ano kasi, senyorito? Pwede ko po bang malaman kung tungkol saan ang sasabihin ninyo sa akin? Nahihiyaman, pero naglakas na siya ng loob na magtanong dito. Hindi mo na mahintay man lang na makakain muna tayo bago mo alamin? Tila naiinis na wika nito, pero parang pigil lamang. Sorry po, senyorito. Ganito po talaga kasi ako eh. Hindi po talaga ako matatahimik hanggat hindi ninyo sinasabi muna sa akin ang lahat. Pag-amin naman ni Almira. Okay. Alam ko, medyo mahirap ang sasabihin ko, pero sana ipumayag ka. Sasahuran naman kita eh, huwag kang mag-alala. Iba pa sa pagiging alalay mo ang ibibigay ko para dito. Wika nito na lalong nagpakaba sa kanya. Ano po iyon? Kinakabahang tanong ni Almira. Magpanggap ka bilang babae. Bilang girlfriend ko. Seryosong wika nito. Oho! Bulalas niya. Naibuga pa nga niya ang kaping iniinom. Napailing naman si Henry dahil sa naging reaksyon ni Almira. Hindi naman niya ito masisisi dahil isa nga namang kalukuhan ang nais niyang ipagawa dito.
Madaling araw kasi nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa isang taong hindi na niya kailanman nais makita o kahit makausap man lang. Si Raymond, ang kanyang dating kababata at dating kaibigan na umahas sa kanya. Madaling araw bago ang pag-aalmusal niya at ni Almira. Naalimpungatan si Henry nang magring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, unregistered number ang naandoon. Sinagot niya iyon, baka kasi emergency. Ngunit nang magsalita ang tao sa kabilang linya, nabusesan niya kaagad ito. Bakit tumawag ka? Tiimbagang nawika niya. Dude, alam kong lampas langit ang nagawa ko sa iyong kasalanan, kaya please sana mapatawad mo na ako. Wika ni Raymond sa kabilang linya. Halos mag-isang linya ang guhit niya sa kanyang noo nang marinig ang sinabi nito. Kung wala kang matinong sasabihin, papatayin ko na to. Nakakaabala ka lang sa pagtulog ko. Singhal niya rito. Huwag, dude. May gustong makipag-usap sa'yo. Hindi siya pumunta dito para sa akin, kundi para sa'yo. Wika nito sa kabilang linya. Lalong nangunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Ako to, babe. Si Jackie. Wika ng isang babae sa kabilang linya. Sa narinig halos magtangis ang kanyang bagang sa sobrang galit. Hindi pa rin talaga siya tinatantana ng dalawa. Ilang buwan na ang nakakalipas. Unti-unti na nga niyang nalilimutan ang lahat. Ang sakit na dulot ng panluloko ng dalawang taong mahalaga sa buhay niya. Ang pait ng pagkabigo sa unang pag-ibig. At ang lahat ng paghihirap na dinanas niya noong mga panahong halos ikabaliw niya ang natuklasan, tapos heto na naman ito at kasama pa ang hayop na si Raymond. Muli na naman siyang guguluhin at anong iba yung sakit na naman ang dulot ng mga ito sa kanya. Parang hindi na niya kaya pang pagdaanan ulit ang sakit na iyon. Iyong tipong araw-araw ay para lamang siyang gumagalaw na robot at halos ayaw niyang kausapin ang kahit na sino. Iyong feeling na wala ka na talaga pang mapagkakatiwalaan sa paligid mo. Feeling mo lahat na lang ng tao mapapalapit sa iyo ay tatraidorin ka. Katulad na lamang sa kanyang alalay. Ang totoo, nagugustuhan niya na ito. Mabait kasi ito. Masipag. Madaldal. Talagang totoong may care sa kanya. Lalo na sa kanyang papa na napagkamalan pa nitong hardinero. Kaya nga naiinis siya kapag masyadong malapit ang kanyang alalay kay Joshua at kay Sander. Pakiramdam kasi niya na anumang oras, lolokohin din siya ng mga ito. Babe, please forgive me. Andito ako ngayon sa airport. Tutuloy ako sa isang hotel o kahit sa ang apartment man. Promise, walang namamagitan sa amin ni Raymond. Nagpasundo lamang ako sa kanya dahil siya lamang naman ang kilala ko dito sa lugar niyo eh. Ikaw talaga ang sadya ko dito, babe. Hindi ako matahimik hanggat hindi tayo nagkakaayos. Nababaliw ka na ba, Jackie? Pagkatapos ng kataksilang ginawa mo sa akin, nakuha mo pa talagang tumungtong sa lugar kung saan ako isinilang? Ibang klase ka talaga. Ako o ang pera ko lang ang habol mo. Pero kahit ano pang sabihin mo, wala na akong panahon pang makinig sa'yo. Dahil lahat naman ang lumalabas dyan sa bunganga mo ay puro kasinungalingan lang. Magsama kayo ni Raymond. Total, nabubagay naman kayo eh. Galit na singhal ni Henry. Dude, wala na talaga kami ni Jackie. Sa katunayan, kasama kong girlfriend ko sa bahay. Dahil sabi ko ay may susunduin lang ako sa airport. Ako ang naging dahilan kaya nagkasira kayo. Kaya hayaan mo sana akong makabawi, dude. Wika naman ni Raymond. Marahil kinuha ang cellphone kay Jackie. Naririnig naman niya ang pag-iyak ng babae. Wala nang dapat pang ayusin, Raymond. Patahimikin niyo na lamang ako, pwede ba? Saka huwag mo nang pangarapin, Jackie, na magkakaayos tayo. Dahil may kapalit ka na sa puso ko. Wika naman ni Henry. Sinabi niya iyon para matahimik na ang babae. Kilala niya ito. Hindi ito titigil hanggat hindi na kukuha ang gusto. What? No! Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Hindi ako naniniwala na may girlfriend ka. Dahil sabi sa akin, Raymond, wala ka daw ibang naging karelasyon simula na mag-breakup tayo. Ha! At may reporter ka na pala ngayon, ha? Hindi ko kailangan pa ang magpaliwanag o kahit nahintayin pa ang maniwala ka sa mga sinasabi ko. Ang gawin mo, umalis ka na sa lugar na ito.
Bumalik ka na sa Maynila dahil hindi na babagay ang mga katulad mo dito. At pakisabi dyan sa magaling mong boyfriend o ex-man, ang kapal ng mukha niya. Actually, kayong dalawa pala. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa. Galit na singhal niya, saka tangkang papatayin na ang call. Ngunit natigilan siya sa sinabi nito. Okay, aalis ako. Hindi na kita guguluhin pa. Ngunit sa isang kondisyon. Wika nito. Ano naman yun? Kunot noong tanong niya. Mag-lunch tayo bukas. Kasama ang girlfriend mong sinasabi. Kapag napatunayan ko na may girlfriend ka na talaga, saka lang ako aalis. Wika muli ng babae. Hindi kaagad siya nakaimik. Wala naman siyang girlfriend. Kaya papaano na lang kung pumayag siya sa nais nito. Oh, hindi ka na nakaimik dyan. Sabi ko na nga ba, ako pa rin ang mahal mo. Tigilan mo na ang kalokohan mo, Jackie. Huwag ka nang mangarap na maayos pa tayo. Sige, pumapayag ako bukas. Darating kami ng girlfriend ko. I-message mo lang ako kung saan mo gusto. Sagot naman ni Henry. Saka tuluyan ang pinatay ang call. Narinig pa niya ang paghikbi nito. Hindi na siya nakatulog sa kakaisip kung sino ang pwede niyang pagpanggaping girlfriend. Hindi siya sanay na may nakakasalamuang ibang babae. Baka hindi lamang siya makakilos ng maayos. At hindi rin imposible na hindi siya mabuking ni Jackie. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung bakit napasang-ayon siya sa nais nito. Natatakot din siya sa kanyang sarili sa magiging reaksyon ng muli nilang pagkikita ng kasintahan niya dati. Ang babaeng minahal niya ng lubos, ngunit nakuha pang suklian nito iyon ng pagtataksil. Halos sumakit ang ulo niya sa kakaisip kung sino ba ang pwede, hanggang sa maisip nga niya si Almira. Magandang lalaki si Miro. Sa katunayan, kapag ito ay nagsuot ng pambabae, baka mapagkamalan itong tunay na babae. Dahil sa gwapo ito at medyo may kaliitan kumpara sa mga normal na lalaking katulad niya. Ang hindi niya lamang sigurado ay kung mapapapayag niya ito, lalo pa at galit ito kapag tinatawag na bakla. Patunay ang kinuwento ni Joshua na kinuwelyuhan ito ni Almira. Pero bahala na, kailangan mapapayag niya si Almira kahit anong mangyari, dahil sa lalaki lamang siya napapalagay. Kaya gagawin niya ang lahat para pumayag ito. Kaya naman maaga pa lang naligo na siya at nagpahanda ng almusal para pagsaluhan nila ni Almira. Ano, Miro? Payag ka ba? O kung gusto mo naman, matapos na samahan mo ako. Kapalit nun, wala ka ng utang na babayaran pa sa akin. Wika ni Henry. Wow, talaga po? Sige po, payag ako. Nagniningning ang matang bulalas ni Almira. Talaga? Payag ka? Masayang tanong naman ni Henry. Oo naman po, pero wag naman pong lahat ng utang ko. Parang sobra-sobra naman po iyon. Pumapayag po ako kahit konti lang ng utang ko ang mabawas. Masayang wika naman ni Almira. Natuwa siya sa sinabi nito. Hindi rin ito mapagsamantala. Pero sa itsura nito ngayon, mukhang hindi ito papasang girlfriend niya. Kaya kailangan itong magdamit pang babae. Good. So, bilisan mo nang mag-almusal dahil may pupuntahan pa tayo. Wika niya, saka nagpatuloy na sa pagkain. Okay po. Sagot naman ni Almira, saka nagpatuloy na rin sa kanyang pagkain. Si Almira naman ay hindi tiyak kung tama ang kanyang naging pasya. Pero pagkakataon niya na para kahit papaano ay mabawasan ang kanyang pagkakautang sa kanyang senyorito. Kaya naman sumang-ayon kaagad siya. Kinakabahan lamang siya dahil baka mabuko siya. Pero alam naman niya na hindi basta-basta magdedesisyon ng ganon ang kanyang senyorito kung hindi talaga nito iyon kailangan. Ang hindi lamang niya maintindihan, bakit kailangan ito ng magpapanggap na girlfriend nito? Naiintindihan niya na siya ang pinakiusapan nito dahil batid niyang hindi ito sanay na may babae itong kasama. Pero sana lang talaga hindi siya mapahamak. Matapos kumain, naghanda na siya para sumama sa kanyang senyorito. Isang maluwag na t-shirt na kulay black at pantalon ang kanyang suot. Nagsuot din siya ng sombrero. Pagdating niya sa garahe, nandoon na ang kanyang senyorito. Naghihintay sa kanya. Let's go!
Aya nito sabay sakay na sa kotse. Sumakay na rin siya saka ito nagmaniobra. Kaya mo bang magpanggap? Baka mabuking tayo ha? Tanong ni Henry. Nako, kayang-kaya ko po yun senyorito. Huwag po kayong mag-alala. Okay, kapag nagtanong siya kung saan tayo nagkakilala, sabihin mo, dati na tayong magkakilala ha? Na nainlove tayo sa isa't isa noong time na sinusubukan kong mag-move on sa sakit ng una kong pag-ibig. Wika muli ni Henry. Tumango naman siya dito. Tinatandaan ang bawat detalye ng sinasabi nito para same sila ng sagot kung sakaling magtanong ang sinasabi nito. Problema natin, masyadong malaki ang boses mo. Hindi mo ba pwedeng ipitin ng konti iyan para naman magmukhang boses babae? Tanong ni Henry dito. Nais niyang mapangiti. Sa isip niya, sa wakas magagamit na niya ang kanyang totoong boses sa harap ng kanyang senyorito. Kayang-kaya ko pong magsalita ng boses pang babae, senyorito. Huwag po kayong mag-alala. Nakangiting wika muli ni Almira. Mas okay siguro, Miro, kung mag-practice ka na ngayon. Saka ano bang magandang tawagan ng dapat nating gamitin? Sige po, senyorito. Mahal ko. Tama. Mahal ko na lang ang tawagan natin. Try mo nga, Miro, yung boses pang babae, ha? Wika ni Henry. Ho? Sige po, senyorito. Susubukan ko po. Wika niya sa boses pang lalaki pa. Tumikim muna siya bago muling nagsalita. Mahal ko? Wika niya, gamit ang totoo niyang boses, napansin niya na medyo nalaki ang mga mata ng kanyang senyorito. Mukhang hindi ito kumbinsido. Mahal ko? Mahal ko? Okay na po ba, senyorito? Tanong niya. Sinadya niyang ulit-ulitin ang nais nitong tawagan nila para masabi nito na boses pang babae na ang boses niya. Woo! Parang sanay na sanay ka sa boses na yan, Miro ah! Bulalas ni Henry. Kinabahan tuloy siya. Naku sir, talaga po ba? Boses babae na po ba? Kunway tanong niya, gamit naman ang panlalaking boses. Oo, astig nga eh. Parang tunay kang babae. Saka, sa totoo lang, ang sarap pakinggan. Parang boses ng isang maining babae. Pwede bang ulitin mo ulit yun? Saka, try mong iyon na ang boses mo para mas masanay ka na mamaya. Uwi ka naman ni Henry. Alin po? Yung mahal ko? Uwi ka niya sa boses pang babae. Oo, pero with feelings naman, baka mahalata tayo eh. Wika muli ni Henry. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang senyorito. Sinadyang palamlamin ang mata saka nagsalita. Mahal ko. Mahal kita. Nilagyan niya ng emosyon nang sabihin iyon. Napaawang naman ang bibig ni Henry. Matapos iyong banggitin ni Almira, ramdam niya ang emosyon na nanggagaling dito nang banggitin ng mga katagang iyon. Parang may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Kung hindi lang siya nagdadrive, baka manatili lamang siyang nakatitig sa mga mata nitong malamlam. Ayos! Ang galing! Parang totoong totoo! Nakangiting wika ni Henry. Talaga po, senyorito. Mabuti naman po kung ganun. Wika naman ito. Nagniningning pa ang mga mata. Ginamit na rin ito ang boses babae, kaya parang napaka-cute nito nang banggitin iyon. Oo naman, kaya lang paano ang name mo? Anong sasabihin nating pangalan mo sa kanya? Miro pa rin ba o iba na lang? Tanong muli ni Henry. Almira. Almira del Castillo po. Mabilis na sambit ni Almira. Oo nga, maganda. Kasing tunog lang ng pangalan mo. Teka, meron nga ba ang tunay mong pangalan o may karugtong pa yon? Tanong naman ni Henry. Almiro po ang tunay kong pangalan, senyorito. Almiro del Castillo po. Wika nito. Ah, ayos ah. Parang pang Japanese name. May lahi bang Japanese ang mama o kaya papa mo? Tanong niya rito. Naku, wala po. Taga Cebu po ang aking inay. Kaya imposibleng may lahi po siyang Japanese. Si Itay naman po ay taga dito na po talaga sa Tabas. Ewan ko lang po, senyorito,
kung bakit iyon ang ibinigay nilang pangalan sa akin. Wika ni Almira. Hayaan mo na, maganda namang pakinggan eh. Basta galingan mo ang pagpapanggap mamaya ha. Dapat mapaniwala mo si Jackie na babae ka para bumalik na siya sa Maynila, sambit muli ni Henry. Teka senyorito, sino po ba ang taong sinasabi mo? Sino po si Jackie? Kunot noong tanong ni Almira. Ex ko. Nandito siya para guluhin ako. Tiimbagang nasagot naman ni Henry. Ho? Ang kapal naman niya? Pagkatapos niya kayong iwan at ipagpalit sa best friend niyo, nakuha pa talaga niyang bumalik at guluhin kayo? Kaloka, ang sarap niyang sabunutan. Ay, sorry po sir. Naku, nawala na naman po ang preno ng bibig ko. Wika nito. Halata ang panggigigil, kaya lang natigilan dahil naalala siguro nito na ayaw niyang nahalungkat ang nakaraan niya. Okay lang, totoo naman eh. Pero gumagaling ka na ah. Mas tunog girly ka na nung nanggigigil ka. Babaeng babae ang dating. Kaya kapag hindi ka na booking mamaya, may bonus ka sa akin. Puri niya dito. Napangiti naman si Almira. Sa kanyang isipan, paanong mabubuking siya, eh babae naman talaga siya. Mas natatakot pa nga siyang mabuking ng kanyang senyorito na hindi naman talaga siya lalaki. Akalain ba naman niyang nagpanggap na nga siya bilang lalaki para magkaroon ng trabaho dito? Tapos ngayon, pinagpapanggap naman siyang babae para maging kunyari girlfriend nito. Sa bagay na iintindihan naman niya ito eh. Sino ba ang lalapitan nito? Hindi naman ito mapapalagay kung totoong babae ang magpapanggap na girlfriend nito. Ang tindi kasi ng tama ng kanyang boss. Naloko lang ng isang beses ng babae, naging allergy na ito sa mga katulad nila. Sa bagay hindi naman niya ito masisisi, lalo pa at nagkaroon ito ng trauma dahil sa ginawa ng kanyang ina. Pero bakit naman po nais niyang guluhin kayo? Eh siya na nga po itong nagkasala sa inyo. Usisa muli ni Almira. Nako, umiral na naman ang kanyang kadaldalan. Talagang hindi na niya ito mapipigilan pa. Kapag sinaway siya ng kanyang senyorito, eh di tatahimik na lamang siya. Hindi ko nga rin alam eh. Basta ang hinala ko, pera ko lamang ang habol niya. Kaya nga kailangan kita na magpapanggap bilang girlfriend ko. Dahil hindi ko siya maitataboy kung mapapatunayan niyang single pa rin ako. Sa kabila ng ilang buwan na naming pagkakahiwalay, sagot ni Henry. Napangiti naman siya. Mukhang walang topak ang kanyang senyorito. Nakuha talaga nitong pagkaabalahang sagutin ang katanungan niya. Hindi iyong palagi nitong sagot sa kanya na pabuliaw. Hayaan niyo po senyorito. Gagawin ko po ang lahat para hindi niya ako mabuking. Wika niya. Good, nandito na tayo. Wika nito. Nasa tapat na sila ng isang sikat na salon sa kanilang bayan. Dati nadadaanan lang nila iyon ng kanyang mga pinsan. Ngayon makakapasok na siya. Mga may kaya lamang sa buhay at mayayaman ang may kakayanang magtungo sa loob ng salon na iyon. Pumasok sila sa loob at sinalubong sila ng isang baklang mas maganda pa yata sa kanya. Ay, Papa Henry! Diyos ko naman! Naligaw ka! Katagal mong hindi nagpupunta dito sa salon ko, ha? Tila nagtatampong wika nang sumalubong sa kanilang bakla. Pasensya na, Mami Joy. Busy lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Nakangiting wika ng kanyang senyorito. Ay, nako! Magtatampo na talaga ako sa inyo niyan. Kahit si Don Benedict, hindi na rin nagpapagupit dito. Wika ulit nito. Nako, halos sa Maynila na naglalagi si Papa. Kaya bibihira na lamang siya ngayon na umuwi dito sa atin. Ah, ganun ba? Oh, teka, sino naman itong tumboy na ito? Patungkol nito sa kanya. Napangiwi siya nang sinabi nitong tumboy siya. Pasaway. Hindi siya tomboy, girlfriend ko siya. Wika ng kanyang senyorito. Nahigit naman niya ang kanyang paghinga. Bakit nito sinabi sa bakla na girlfriend siya nito? Ang usapan sa ex lamang nito iyon sasabihin. Nako, mukhang umihina na yata ang mata mo, Papa Henry, ha? Kailan ka pa nahilig sa tomboy, ha? Sabagay, cute naman itong si girl, kahit ang mukhang tomboy. Wika muli ng bakla. Masyadong prangka ang bakla. Medyo naiinis na siya, pero nakakatuwa din naman ito. Kaya nga dinala ko siya dito.
dahil hindi siya sanay mag-ayos. Pagandahin mo siya dahil may lunch date kaming dalawa. Gusto ko yung magmumukha talaga siyang babae. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Expert ka sa mga ganyang bagay. Saka ikaw na rin ang pumili ng tamang damit para sa kanya. Yung bagay sa kanya ha, kasi hindi rin siya marunong pumili ng mga damit na babagay talaga sa kanya. Wika ng kanyang senyorito. Siya naman ay kinakabahan. Papaano kung madulas ang bakla na totoo talaga siyang babae? Pero bahala na. Ito kasing senyorito niya, pahamak. Nako, caring-care ko yan, Fafa. Akong bahala dito sa iyong jowa bells na tomboy. Exceder ang wika nito. Senyorito naman eh, sigurado ka bang ligtas ako dyan? Bulong niya sa kanyang senyorito. Oo naman, magmumukha ka ng babae kapag siya ang humawak sa'yo. Bulong din ito. Kalurki naman, mukha na ba talaga akong lalaki para sa'yo? Palatak niya sa sarili. Inaya na siya ng bakla. Pinaupo siya sa parang pang VIP na maliit na cubicle doon. Hindi katulad sa ibang salon na nagkakakitaan ng mga customer. Doon ay may kanya-kanyang cubicle na tama lamang sa customer at sa mag-a-assist sa iyong tauhan ng salon. Sadyang may kaiksian ang kanyang buhok kaya wala nang inayos doon. Ang sabi ng bakla ay magsusot na lamang daw siya ng wig para magmukha siyang dalagang Pilipina. Nais pa nitong lagyan siya ng nail polish pero sinabi niyang okay na siya sa natural na kuko lamang. Hindi naman tumutol ang bakla nang makita ang kanyang kamay na maayos ng pagkakagupit ng kuko at malinis. Maya-maya ay nagsimula na itong lagyan siya ng makeup. Ilang sandali lamang ay halos di siya makapaniwala sa nakikitang mukha sa salamin. Parang hindi siya si Almira. Bumagay ang pagkaka-makeup sa kanya. Hindi makapal iyon. Very light lang pero lumabas ang angking niyang ganda. Hindi na siya nilagyan pa ng fake eyelashes dahil likas na mahaba na ang kanyang pilikmata. Lalo na siyang namangha nang isuot na sa kanya ang mahabang wig na kulay ash brown. Medyo wavy iyon kaya mas lalong bumagay sa kanya. Wow! Perfect! Ang ganda mo! Bagay na bagay sa iyo ang ganitong makeup! At pati na ang wig! Kaloka! Hindi ka na mapaghahalata ang tumboy niyan! Bulalas ng bakla. Nakangiti lang siyang tumingin dito. Maya-maya inutusan nito ang isa nitong tauhan para kumuha daw ng mga mapagpipilian niyang dress sa butik nito. Doon lang niya napagtanto na ang butik pala na nasa tabi mismo ng salon ay pag-aari ng bakla. Magaganda at mamahali ng mga paninda sa butik nito. Kaya nga hanggang tingin na lamang siya palagi kapag napapadaan dito sa salon at sa butik. Ilang sandali lamang ay nandyan na ang tauhan nito. May daladalang limang pares yata ng dress at tatlong sandals na matataas ang takong. Halika girl, dun tayo sa dressing room ko. Aya ng bakla sa kanya at nagpatiuna na ito sa paglakad. Sumunod naman siya. Iniabot nito sa kanya ang limang dress nang makarating sila sa dressing room at ang sabi ay isukat niya. Pumili naman siya sa lima. Magaganda ang lahat pero hindi niya pwedeng isuot ang apat dahil puro kita ang cleavage niya at pati na balikat niya ay nakalabas din. Hindi naman niya iyon pwedeng isuot kaya naman pinili niya ang simple ngunit eleganteng casual dress na kulay white na may nakaprint na kulay pink na mga bulaklak. Balot ang kanyang balikat at may lace na manggas iyon. Above knee ang dress kaya labas ang makikinis, maputi at medyo bilugan niyang hita na kahit hindi siya ganoon katangkad, eh hindi pa rin may itsapwera ang kanyang hita. Buti na lamang nagsuot siya ng bra kanina bago umalis. Naisip kasi niya na baka nga pagdamitin siya ng pambabae ng kanyang senyorito. Hindi nga siya nagkamali. Hindi man kalakihan ang kanyang dibdib, eh siguradong mababakat pa rin lalo na ang dalawa niyang utong kapag wala siyang suot na bra. Isinuot naman niya ang isa sa tatlong sandals na ibinigay sa kanya ng bakla. Pinili niya ang hindi kataasan ng takong. Tumingin siya sa salamin at halos maluha siya sa sariling refleksyon. Hindi niya mahanap ang dating Almirang simple at tamang suklay at pulbos lamang ang alam. Umikot pa siya sa salamin at talagang hindi siya makapaniwala sa nakikitang pagbabago niya.
Masasabi niya ang napakaganda niya ng araw na iyon. Ilang sandali pa siyang nakatitig lang sa salamin bago siya nagpasyang lumabas na ng dressing room. Sa pagbukas niya ng pinto ay nabungaran niya ang kanyang senyorito na nakatayo at may kausap ito sa cellphone. Oh my! Bulalas ng bakla pagkakita sa kanya. Natakpan pa nito ang bibig gamit ang dalawang palad. Si Henry naman na nooy may kausap sa phone. Napaawang ang mga labi. Nabitiwa ng hawak na cellphone at tila nanigas sa kinatatayuan nang makita ang kanyang alalay.